kayo po, Pastor Peggy. tayo kayong magkapatid dito. I-bless muna natin. Naka-video na. Mga kapatid kay Kristo, tayo po ay nagkakatipon ngayon. Hindi nakikita. Excuse me. Sa lugar na ito upang hilingin sa Diyos na pagpalain ang sasakyan ni Sir Eddie Onya, ang ating siruan. Isang patotoo ng kagandang loob at kabutihan ng Diyos. Ang sasakyan ito ay hindi lamang isang ari-arian, higit pa rito isang simbolo ng pagmamahal sa atin at sa buhay natin ng Panginoong Diyos. At tulad ng sinabi kanina ng si Sir Jeronel, pwede muna tayong umawit ng isang awiting pagsamba kahit sa lang. Okay, so ito na ang alam ng awiting Draw Me Close to You. Yes. Yes. Yes, Lord, patuloy ka natin ng puling Lord. We worship You in spirit and draw me close to You. Never let me go. Laid it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. No one else with You. Nothing else can take Your place. To feel the warmth of Your embrace, You find a way to bring me back to You. Maawit po kami ng pagsamba, Panginoon. We invite Your presence in this place, Lord. Nais namin kilalanin ng Iyong kabutihan. To hear You say that I'm ang lahat sa amin, Panginoon. You are my desire. Lahat ng nasa amin ay galing sa Iyo, Panginoon. No one else will do. Come. Nothing else could take Your place. Your presence, Lord God. To feel the warmth of Your embrace. Help me find a way. Bring me back to You. You're all I want. Everybody worship God. You're aming Diyos, lubos ng pagmahal at mapag-aruga, dumudulog po kami sa inyong harapan para po sa aming kapatid, ang aming pong siruan, Sir Eddie Onya, at ang kanya pong kapatid na si Sir Rolly Onya. Na ngayon po,
ay amin pong dinudulog sa iyo ang isang bagong ari-arian nila, ang sasakyan. Minsan pa po napatunayan namin at napatunayan mo kung paanong ikaw ay nagmamalasakit sa amin at kung paanong ibinibigay mo ang aming mga pangailangan. Salamat po sa pagpapalang ibinigay mo sa aming mga kapatid. Inihiling namin sa iyo ngayon na igawad mo ang iyong presensya sa kanila upang malaman ng lahat na ikaw ang tunay na may-ari nito. Ingatan mo rin at ilayo sa anumang kapahamakan ang bawat isa. Gamitin mo po ang kalob na ito upang magkaroon ng isang mapayapang kapaligiran, isang masagana at matagumpay na buhay. At para sa lahat ng hindi pa nakakaranas ng iyong pag-ibig at kapatawaran at kapangyarihan, nawa ang ari-ariang ito sa aking ito ay maging isang halimbawa at patutuo sa kanila. Panginoon, maraming salamat po at amin po ngayong idudulog sa iyo at ihilingin ang iyong basbas sa kanila pong sa pinagkalob mo pong sasakyang ito sa kanila. So magbabasa po muna ako ng salita ng Diyos mula doon sa Isaiah 66 verse 1 and 2. Ito ang salita ni Yahweh. Ang aking trono ay ang kalangitan at itong daigdig ang aking tuntungan. Saan ka gagawa, paano mo gagawin ang aking templo na aking tirahat, pahingahang dako? Verse 2. Sa lahat ng bagay ang may likhay ako. Ako ang may-ari ng lahat ng ito. Ang uri ng tao na mahal sa akin at nakalulugod ay ang kahabag-habag at mababang loob sa aking salita. Siya ay may takot. Ang Diyos po ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyariang salita. Nakita natin sa verse 2 ang taong mahal ni Lord, ang taong malapit sa Diyos ay yung taong ginamit dito ay Tagalog, no? Sa English, yung mayroong contrite spirit. Yung pagdating sa word ni Lord, nanginginig. May takot. Talagang pinaniniwalaan, pinananampalatayanan. At hindi natin na napalagpas yun, kitang-kita natin yun sa ating kapatid, sa tricycle na lang, nandoon yung salita ng Diyos, Jeremiah 29:11, doon sa side, in God we trust. Kaya hindi tayo magtataka na binless talaga itong ating kapatid na to. And speaking ng ating pagbibless ngayon, lagi natin tatandaan kung gaano tayo kinikare ng Diyos. Oo, nagkasala ang tao, nagkasala tayo, di na tayo pinabayaan. No? Pinadala niya ang kanyang bugtong na anak ng ating Panginoong Yesus, ang sabi doon sa John chapter 3 verse 16, diba? At ang manampalataya sa kanya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At pangatlo, hindi lang yung kanyang anak ang ibinigay sa atin. Doon sa Romans 8:32, sabing ganon, pati yung Holy Spirit ipinagkalob sa atin, hindi lang yung kanyang bugtong na anak na pinagkalob sa atin, pati yung Holy Spirit. Ang sabi doon sa Romans 8:32, kung naibigay yung kanyang bugtong na anak, magsabing bugtong na anak, kaisa-isa, then yung Holy Spirit binigay din sa atin, yun pa kayang material na bagay ang hindi ko maibigay sa inyo? No, yun po yung sinasabi doon. Kaya wala tayong gagawin kundi manampalataya, at kapag nandyan na, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ngayon tayong lahat dito bilang pamilya ng Team Europe International, sasamahan natin sila. Pwede bang umaikot kayo sa sasakyan at sama-sama natin siyang hawakan at habang tayo na nalangin. Sige, lahat ng Team Europe International, okay, samahan natin. Pwede niyong buksan yung pinto, pati yung loob, sasakyan, pati manabela, hawakan ninyo at tayo sabay-sabay na mananalangin. Okay. Ganito ang gagawin natin, sabay-sabay muna tayong mananalangin at pagkatapos ako mananalangin sa pangkalahatang panalangin. Okay, purihin natin ang Panginoon. Pwedeng mayroong kakanta habang nagpipray tayo, pwedeng naririnig din yung prayer, pwedeng tahimik. Okay. Panginoon, salamat po o Diyos. Narito po kaming lahat ngayon, nakapaikot sa iyo pong regalong ito, sa iyo pong minamahal na anak na si Sir Eddie Onya.
At ngayon po, Panginoon, habang nakahawak kami, nakatuon ang aming mga kamay, come on, speak blessing. Sabihin niyo yung gustong gawin pa ng Diyos kay Sir Eddie. Come on. Bless the car. Bless this Ford Everest right now. Sige po. Sabay-sabay tayong manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, speak blessing. Speak blessing. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, narinig mo ang bawat panalangin ngayon. Isang pamilya, magkakapatid, Panginoon, magkakasama, Lord God. Isang team po kami. Panginoon, umuusal kami ng pagpapala. Come on, grant our prayers, Lord God. Ang bawat pag-usal, Panginoon, ng panalangin. Come on. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa aming pong mga pananalangin, Pang Lord God. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, feel the presence of the Lord. Napakalakas po ng presensya ng Panginoon. Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Oh, yes, 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 Lord. Hallelujah. Kalooban mo ang kami sumagana. Kalooban mo ang kami yumaman. Kalooban mo ang kami magtagumpay, Panginoon. Panginoon, sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan, patuloy na magningning lamang ang iyong pangalan sa buhay ng bawat isa, lalo na po dito po sa Team Europe International, panguna po ng aming Sir Eddie Onya, Lord God. Maraming maraming salamat po. Panginoon, ikaw po magsabi na kapag ang iyong mga anak ay nagkakaisa, inuutusan mo ang pagpapala na umagos, Panginoon. Lord God, ngayon po ay nagkakaisa kami, Lord God, lalo na sa pasalamat na panalangin ito, Lord God. Hallelujah. Salamat po, salamat po, salamat po, Panginoon. Lord, hallelujah. Naibigkas po, naiwasal po ng bawat isa sa amin ngayon ang kanila pong pagpapala dito po sa niregalo mo kay Sir Eddie, Lord God. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy po kaming dumadalangin, dumudulog sa iyo pong presensya. Nagpapasalamat kaming patuloy sa iyo pong kabutihan sa buhay po ni Sir Eddie bilang aming magaling, mabuting leader namin sa Team Europe International, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Lord God, patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy mo siyang bibigyan ng kalakasan, ng karunungan na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Patuloy mo rin siyang iingatan, maging ang kanya po nga may bahay, ang kanyang mga anak, maging yung kanyang manugang, Panginoon. Maging lahat ng pinagkatiwala mo pa sa kanya, Panginoon, na isa lamang ang sasakyang ito, Lord God. Patuloy na balutan mo siya ng kapangyarihan at sa tuwi na paparangalan ang iyong dakilang pangalan sa kanyang buhay. Kasama po, Panginoon, ng mga directors namin, Lord God, na narito po, Panginoon, ng iba, maging yung pong wala dito, Panginoon, ay pinagpipray po namin. Salamat po sa pagkakaisang ito sa Team Europe International, Panginoon. Lord, salamat po. At ngayon po, Panginoon, kami po'y nakikisama, nakikigalak sa kagalakan po ni Sir Eddie sa iyong regalong Ford Everest na to, Lord God. Iyo po itong basbasan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. Kuberan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, Lord God, ang lahat po ng bahagi ng sasakyang ito, Lord God, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. At bayaan mo, Panginoon, na tuwing idadrive po ni Sir Eddie ang linaw ng kaisipan, linaw ng pakiramdam, Panginoon, linaw po ng paningin ay sa kanya, at ang iyong libu-libong anghel ay kasamang mag-iingat, Lord God. Maging, Panginoon, si Kuya Rolly, Panginoon, na magdadrive din po nito, Lord God. Patuloy mo po bigyan ng malinaw na kaisipan, paningin, Panginoon, pakiramdam, Lord God, at swing idadrive, Panginoon, ito, tunay o Diyos, ang iyo pong presensya ay nandoon, at sinasawata namin ang anumang planot pakana ng Satanas na Diablo, walang karapatan sa pag-aaring ito, sapagkat ito'y pag-aari ng mga anak ng Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang aming pong binibigkas ay patuloy na tagumpay, patuloy na proteksyon, pag-iingat sa kanila, at lalo pang pagpapala sa mga pinagkakatiwala mong business sa kanila, Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat po. Kami po, nakasama nila, isinasama namin ngayon ang aming pong kagalakan, ang aming pagpupuri sa inyo, Panginoon, sa pagpupuri po nila. Kaya maingat po namin ibinabalik at ibinibigay sa iyo, sapagkat ikaw lamang po ang karapat-dapat tumanggap ng mga ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ito po ang aming pasalamat, pagpupuri. Ang lahat po'y magsabi ng malakas na amen. Amen! Ang Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin, sa makanya ang kapurihan, sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman.
Amen. Palakpakan natin ng makapangyarihang Diyos. Thank you, Jesus.